Hi guys! Okay, today, meron akong special treat for all of you. I'm an avid collector of toys. So let me take you to a tour of my youth and to my present day katotoyan. Ang una kong papakita sa inyo is yung Star Wars collection. Ang paborito ko talaga sa Star Wars ay si R2-D2. Dahil si R2-D2, iconic character siya. Cute siya. Ito, kukwentuhan ko lang sa inyo. Ito ay isang R2-D2 na 9th or original po to. Nasa mint condition. Ibig sabihin po ng mint condition, medyo malinis pa siya. No? So, 1979 po ito. Sa aking pagsusuri, alam ko mga $5,000 to. Dalawa yung ganito po. Yung isa, hindi na masyadong mint. Kasi nilagyan ko na ng tape. Nalagay ko siguro mga 1.5 siguro sa US na. Ito yung parang kung napanood niyo po yung original na Star Wars, ito si R5-D4. Para siyang babaeng R2-D2, medyo sikat din niya. 1979 din ito. Wow. Tapos ito naman yung 1979 ko na Obi-Wan Kenobi. Ito po yung mga original. So syempre si R2-D2 nagkaroon ng maraming reissue tulad nito. 2002 version. This is a 2017 version. This is a 1998 version. So, R2-D2 through the years. Kung kilala nyo po ito, ito po si Boba Fett. Lahat ng mga avid na collectors ng Star Wars, talagang pinupuntirya itong si Boba Fett. And I was medyo lucky enough to be able to find a Boba Fett. Tapos, pinirmahan pa ni Jeremy Bullock ba yan? I cannot make a price. Siguro this is about $3,000 siguro. Sa tingin ko ha. Ewan ko kung naalala nyo nung bumalik si Star Wars, yung Attack of the Clones. Ang super sikat na pinag-aagawan. No? Itong si Darth Maul. Na nung una siyang lumabas, ang dami-daming gustong bumili nito. Pinag-aagawan. So ako mismo, pumila ako, nakabili ako ng isa. So, I also have the other Star Wars. Yung mga ito, bigay na yan ng asawa ko. Ito na tayo dito sa kabila. Kung mapapansin ninyo, these are action figures kung tawagin. Ano? So, they're 3.5 inches, 3.5 inch action figures. Hindi ko alam kung ba't ganun, pero mas mataas ang value ng action figures na 3.5 inches kesa doon sa 12 inch. Nung medyo maatik-atik pa ako sa pagko-collect, yung mga 3.5 na nilalagyan ko ng plastic para hindi ko paglaruan, hindi ko buksan. So, most of them are still in plastic. Ito yung isa sa mga luma kong X-Wing na fighter. Hindi na yan original. That's probably 2002 na yan. So, ito yung ibang Star Wars ko na mga laruan. Never kong nabuksan. Pinakita ko kay Nate in the hope na sana mahiligan din niya yung Star Wars, pero wala siyang pakialam. Wala siyang interest. Aside from Star Wars, mahilig din ako sa mga basketball players, action figures na paborito ko. So one of them is of course Michael Jordan. This one is an old Michael Jordan, 1998 Michael Jordan na to. So hindi na ganun kataas yung value nito. Aside from Michael Jordan, syempre gusto ko si LeBron James. Nung si LeBron James ay napunta sa Miami Heat, naalala niyo yung The Big Three, kasama ni LeBron James, si Dwayne Wade, at si Chris Bosh. Nung nag-champion sila, ito yung commemorative sports figures na ginawa for them. Si Coach Spo nakita ko po sa Makati one time, kaya nagpapirma ako sa kanya. Si Coach Spo, of course, Eric Spoelstra, who is half Filipino, ay naging coach and still currently the coach of Miami Heat. Yung mga kotse, hindi ako masyadong nagko-collect ng cars except for kasi mahilig ako sa Mini Cooper. So I collected some Mini Cooper toys. Ito yung London. And then ito, this is a Mini Cooper na Lego na binuo ko. And the reason why mahilig ako sa Mini Cooper kasi meron akong Mini Cooper. And I'll show you something later, very interesting, sa isang artist na ginawa niyang Mini Cooper. Ganda ng artwork. Aside from cars and Star Wars toys, mahilig din ako sa anime. Pero hindi lahat ng anime. Yung anime lang na napapanood ko sa TV. Tulad ni Mazinger Z at ni Voltes 5. So dito may makikita tayo ilang mga Mazinger Zs. I'm going to show you also the other animes. So nabanggit ko yung Voltes 5.
Meron akong original, the vault is 5. This one is the original na nung bata pa ako. Although si Vault is 5, nagkaroon na ng mga reissue. Ito yung original na lumabas noong 1970s. It's called the Vault in Box. So, hindi ko to pinaglalaruan actually. Wala, tinitingnan-tingnan ko lang siyang ganyan. But this is the original. Pag pinagsama-sama mo siya, pwede mo siyang mabuo actually. Ito yung mga reissue na Vault is 5. Nung nag-40th anniversary si Vault is 5. Ito yung 40th anniversary version ni Vault is 5 na hindi ko pa rin nabubuksan. Meron akong dalawa niyan. If you come here, you'll see the others. Great Mazinga, Shishin Geta. This is another Vault is 5 version. And then si Daimos, kung naalala nyo. And of course, the famous Hover Fielder na kung saan lumalabas si Koji Kabuto. Siya yung pumapasok dun sa ulo ni Mazinger Z. Meron akong papakita pa sa inyo. Meron kasi ako nakausap na American collector ng Japanese anime. And these are really, really rare. Sobrang rare. Japanese toys. So yung pinakita ko kanina si Geta Robo. Ito na yung mga original. Si Dragoon, Shin Geta, and si Poseidon. Napaka-nerd ko, di ba? Sa sobrang old na nito, hindi mo na siya makikita in perfect condition. But this is the best that it can be. Yan. Is Poseidon. Pag nakita ito ng mga nagko-collect na anime, baka mapapasigaw sa pagka-wow. Kasi talagang sobrang rare siya. So I'll show you the others. It's about probably $3,000 siguro. Each. Ito pa yung isa. Yan, sobrang rare. Wala na nga yung mga kamay niya eh. Ah, ito pala yung kamay. Sorry. Ayun, nakatago pala. Okay, when I was nung batang-bata talaga ako, isang robot na lumalabas sa TV noon, si Tetsujin, na kung tawagin namin ay si Gigantor. So, nag-reissue din sila. Ito yon. Ito na. Ang original na ganito is $5,000. But ito mura lang to. 3,000 pesos lang to. Ito ay isang pang-reissue ng Vault is 5. Maganda to kasi, hindi tulad ng ibang Vault is 5, ito poseable. Yan, dami-daming mga poses na pwede mo gawin. Tapos ito pa isa pang Vault is 5. So this is a mini version of the yung malaking vault in box na pinakita ko sa inyo. Ito yung mini version niya. Empty to kasi yung nasa loob nito, nandun sa kwarto ko. This is another Tetsujin. So isa pa siyang, pero ano lang siya, plastic siya na version. Pero alam mo, nung araw, kahit plastic, mataas pa rin yung value. Gusto ko sana mag-unbox kami ni Nate. Kaya lang hindi pa niya nakakahiligan. Dito yung mga ano, yung mga more current na mga toys na yung mga movies na gusto ko, like Iron Man. Ito yung Mark 1. Kung naalala niyo yung Mark 1 na Iron Man. Dun si Mark 3, Superman. Hindi ako masyadong heavy sa mga ganyan. Yung mga gusto ko lang. Patayin ang lugar kasi meron pa ako mga toys dito sa ibang lugar. Papasok tayo sa studio ngayon kasi meron akong parang bat cave. Doon ako nag-work, doon ako nagtatrabaho para makita niyo kung saan ko nilalagay yung ibang mga toys. Yung mga na-unbox ko na. Kasi hindi naman lahat ng mga toys hindi ko ina-unbox. Meron din ako mga ina-unbox, makikita niyo. Okay, here we go! Ayan si Roger. Ito bigay ng mga anak ko. Andito rin si Great Mazinga dahil mahilig din ako sa Avengers. I am inevitable, sabi nga. And of course, si Jabba the Hutt. Ito are actually artwork to. Medyo mabigat siya. Bigay ng asawa ko yan. Now, meron akong kwento dito kaya, no? Kay Lolo Yoda. Dahil noong araw, nagkaroon ng promo yung isang restaurant. Parang may pa-contest sila eh. So, interesado ako doon sa Yoda. So, tumawag ako doon sa company nila. Sabi ko, ano bang pwede kong gawin para hindi na ako sumali doon sa raffle. Sabi ko, sige, mag-host ka na lang ng bingo. So, nag-host ako ng bingo. Yan yung naging TF ko. Ayan, si Yoda. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na artwork, ito yun. Dahil sa hilig ko sa Mini Cooper, kumuha siya na isang Mini Cooper na toy, tapos ginawa niyang robot. Di ba ang gara? Ito muna si Millennium Falcon. Sobra, ito lang yung isang toy na talagang binuksan ko. This is probably a 2002 version. Dahil hindi ko na matiis. So binuksan ko siya, ayan siya sa labas. Kung makakapunta ako sa Disneyland at makikita ko yung Millennium Falcon dun sa Disneyland, baka mabaliw ako. So there you have it guys, sana nag-enjoy kayo.
Sana may natutunan kayo about my toys and about little history about some of the toys, a little interesting things. Baka meron akong maling sinabi, sana mag-comment kayo, lalo na mga kapwa akong mga nerd, sana mag-comment kayo. So sana mag-like and subscribe kayo sa aming YouTube channel. Abangan nyo po, marami pa akong papakita sa inyo. See you guys! Thank you very much for watching!